At ito na nga ang last final update ng bagong Honda Click version 3, na may tagline na, A New Era, A New Generation, dahil ito na naman ang maghahari sa 125cc category dito sa Pilipinas, dahil sa taglay na bilis at lakas ng kanyang performance, at mga convenient features sa price na mas affordable pa. At ngayong darating na December 11 ang launch date, at nilagay na din ang dedicated time, para ma-remind ang bawat isa, at matutunghayan nyo na ang scooter na ito online broadcast, at YouTube stream, at ngayong ay ipapasilip ko sa inyo ang dalawang kulay na mayroon tayo ngayon. Ito ang bagong Click 125, 2023, Glossy Red, at ito naman ang Glossy Black Color, habang papalapit ang pagdating ng new Honda Click version 3 ay pag-uusapan natin ang mga magagandang katangian nito, at ang ating gagamiting demo video ay ang two color variants nito, at ito ay ang Glossy Red at Glossy Black Color. Umpisahan natin sa kanyang physical appearance, walang duda na mas maganda na ngayon ang bagong looks ng new Honda Click version 3, dahil ang facial DNA nito ay kapareho na ng Click 150, meaning to say ang mukha ng Click 125, at 150 ay iisa na dahil pareho lang itong naka-V-shape. At very attractive talaga ang pagkakadesign ng kanyang daytime running light na mahaba, at mayroon naman itong limang guhit sa loob kaya nagmukha talaga itong mga kilay, at sa bandang itaas naman ito ang kanyang turn signal na may hugis boomerang. At mapapansin din natin agad ang lalagyan ng plate number sa harap na mayroong M-shape, at para naman sa mga matataba ang utak pwede nyo itong gawa ng paraan upang malagyan ng visor, at maaari ding wala ito pagdating ng Pinas dahil hindi pa doble plaka sa ating bansa. At mas maganda na din ngayon ang kanyang bagong handlebar cover na may M-shape, at ang ganda din ang color combination ng red at black, at mayroon naman ditong nakatatak na Honda brand name sa kanyang small at cute na little visor. At dito naman sa kaliwang bahagi ang kanyang park lock, at ito naman ay ginagamit para sa mga incline situation kapag magpa-park ka sa mga matatarik na kalsada gaya ng matataas na lugar o bundok. At sa kanan naman ito ang kanyang brake lever para sa rear brake, at dito naman sa kanyang side cover mapapansin agad natin ang kulay itim na palikpik o ang windlet, at ito ang daanan ng hangin for better airflow. At mayroon naman itong letter S na parang Thunderbolt na white color, at sa dulo naman ito ay mayroon namang stripe na gray with black background, at sa ibaba naman ito ay gray in red background, at sa huli naman ito ang 125, ngunit kalahati na lang ng 2 at 5 ang makikita natin dito, at dito sa bandang itaas ay mayroon pa din ditong Honda brand name sticker, na nagsisilbing trademark of ownership, at nagkaroon na din dito ng color separation between top front cover at side cover, dahil pinagitnaan na ito ng black color na nakadirekta naman sa dulo ng kanyang headlight. At ang maganda sa Honda Click ay mayroon itong spacious na footboard na pwede mo paglagyan ng mga big package at oversized na mga gamit, at pwede din itong angkasa ng mga maliliit na bata, tatayo lang sila sa harapan gamit ang footboard kisa umupo sa malapad na upuan, at dito ay mas komportable ang pagmamaneho kung may kasama kang bata. At dito naman sa backside cover ay mayroon itong malaking call name na Vario in white color, at pagdating sa Pilipinas ay papalitan lang ito ng Click, at sa ibaba naman ito ay nakalagay on top of the gray background ang liquid cooled, na simbolo ng katatagan ng kanyang reliable na cooling system. At mayroon pa din ditong S na Thunderbolt design katulad din sa front side cover, at makikita din natin dito ang number na 125 in black color on gray background, simple lang ang dating ng kanyang new decals, ngunit ito ay nagbigay ng perfect color mix sa kanyang body cover, dahil sa magandang color combination na ginamit sa kanyang sticker, subalit ang decals na ito ay naka-design dito sa Vietnam, kaya maaring mag-iba din ang decals ng Philippine version pag nagkataon. At ganun pa din naman ang design ng kanyang handlebar, at ito ay painted in black color, ngunit maaari itong maging dark gold color depende sa Honda Philippines kung i-adopt nila ang color variations ng CBS ISS version. At ang ganda din ng design ng kanyang tail light na mayroong 12 LED light sa loob, at napakaliwanag nito at very visible sa mga motorista na nakasunod sa iyong likod, ngunit ang turn signals nito ay ganun pa din na naka-embossed, kaya palaging mag-ingat dahil maaari itong mabali kapag nagawi sa kahit na anong matigas na bagay. At dito naman sa left side cover ay pareho lang din kung anong makikita mo sa kabilang bahagi, at ang ganda talaga ng glossy color, at syempre hindi mawawala ang footboard o gulay board na gamit para sa ating mga Pinoy rider, at astig din talaga ng position ng windlet at decals dito sa harap, simple lang pero maangas ang dating. At samahan mo pa ng kanyang V-shape na mukha at poging headlight na parang mata ng black shark, at ganun pa din naman ang kanyang flexible na front fender, at mas maganda na ngayon ang bago nitong mags wheels, na kapareho lang ng mags na ginamit sa Honda Click 160. At pareho lang din ng previous model na naka-standard telescopic fork sa harap, at mapunta naman tayo sa likod, ang kanyang felian step ay cover ng rubber for good purposes, at ang ganda talaga ng kanyang exhaust pipe na may two color combination na black at gray. At mas malapad na ngayon ang kanyang mga bagong gulong, dahil mayroon na itong 100x80x14 dito sa likod, kaya mas goods na din ito sa iba't ibang road condition, lalo na dito sa Pinas na madalas umulan at basa ang kalsada, minsan rough road at putik ang daan, at kahit uphill man o downhill, ay na-enhance nito ang stability ng scooter.
At pagdating naman sa braking system dito sa likod ay gumagamit pa din ito ng mechanical drilling trailing o drum brake, katulad pa din ng previous version, reliable naman ang drum brake ngunit mas maganda sana kung ito ay naka-disc brake, subalit ito ay 125 version lamang kaya ang drum brake ay sapat na. At mayroon pa din itong single shock absorber para sa kanyang rear suspension at para sa mga hindi pa nakatry sakyan ang Honda Click ay napakalambot ng suspension nito at talagang comfortable ka sa pagmamaneho sa ganda ng pre-installed na shock nito. At kung ang pag-uusapan ay engine performance, ang Honda Click ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.1 HP at 8,500 RPM at mayroon naman itong maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM at mayroon naman itong bore na 52.4 mm at stroke na 57.9 mm, at mayroon naman itong compression ratio na 11:1. At mayroon na din itong side stand engine cut-off switch for safety purposes dahil hindi ito aandar kapag naka-engaged ang side stand nito kaya sure na safe ka, at mayroon naman itong bagong wavy disc brake dito sa harap, at ito ay naka-hydraulic single piston single disc, kaya mas maganda na ngayon ang dating ng kanyang front brake kumpara sa previous version, at isa din ito sa nakakadagdag pogi point sa bagong sukat ng mga gulong at bagong mags ng scooter na ito. At mayroon naman itong fuel tank capacity na 5.5 liters at umaabot naman ito ng around 280 km. Kapag full tank, at may fuel consumption naman itong 51.7 km per liter at may top speed naman itong 115 km per hour. At mayroon naman itong underseat storage na 18-liter capacity na pwede paglagyan ng mga groceries at iba pang mga gamit, at sakto naman dito ang ilang half-face helmet depende sa laki at lapad nito, at tama lang naman ang lawak ng kanyang compartment para sa daily basis. At ang ganda na din ng bago nitong dashboard cover, dahil ginawa na itong more attractive sa inilagay ng mga kanto at mga linya, at samahan mo pa ng mga sharp edges at mas naging cool and clean pagmasda ng instrument panel nito, at dito ay makikita muna ang lahat ng important detailed information na kinakailangan mong malaman. At sa kanan naman ito ang electric starter button at wala itong ISS dahil CBS type lang ang dadalhin sa Pilipinas, at sa kaliwa naman ang kanyang high beam at low beam, horn at turn signal buttons. At pagdating naman sa kanyang ignition system, ito ay gumagamit pa din ng mechanical key kaya di susi pa din ito, at hindi ito naka-smart keyless, inuulit ko dahil CBS type lang ang dadalhin sa Pilipinas, at ang kagandahan naman nito ay mayroon itong shutter lock key at anti-theft cover, na magsisilbi nitong safety features para sa mga masasamang loob na magtatangkang magnakaw. At andito pa din ang utility hook na nakahanda para pagsabitan ng mga hand carry na plastic bag, at mayroon na din itong bagong console box dahil ito ay mayroon ng USB charger socket, bagay na malaking pakinabang sa mga rider dahil pwede ka na mag-recharge ng cellphone anytime anywhere. At ang bagong Honda Click 125 version 3 ay mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled kaya pwede sa mga long endurance challenge, 4-stroke, at ito ay equipped with ESP technology kaya ito ay naka 2-valve. Last but not the least, ang suggested retail price ng Honda Click 125 version 3 ay nagkakahalaga lamang ng 80,900 pesos, sulit na sulit pag ito ang binili mo dahil sa quality and reliability na hatid ng Honda Motorcycle Corporation sa mga mamamayan Pilipino dahil ito ang branded na pangmasa at siguradong affordable ang halaga, matibay, at maaasahan pa. At ngayong darating na December 11 ay ilalabas na, at isa sa publiko at matutunghayan na ng lahat, ang pinakabagong Honda Click 2023, ang number 1 pagdating sa 125cc category, at kung isa ka sa mga nag-aantay sa scooter na ito, finally, ito na ang tamang panahon, dahil nagbigay na ng announcement ang Honda Philippines kung kailan ito ilalabas. I repeat it again, launching date, December 11, time, exactly 3 p.m, ito ang pinaka-latest na hatid nating balita, at shoutout sa lahat ng aking mga subscribers at followers sa walang sawang pagsuporta, maraming salamat sa inyong lahat.